guys, is about requested video ito. Sabi niya, hello ma'am, pa-request naman po ng video, what is the best time sa pagtatalik sa mga babae? Umaga po ba or gabi? Sana po manotes. Salamat po and more power. Thank you din sa'yo. Well guys, ang topic na to is medyo conflict. Usually kasi, men on one side and the woman on the other side. Kasi ang mga lalaki, ang pinaka-prime ng arousal nila is in the morning. Pero ang mga babae naman, karamihan, prefer nila ang evening. Kung tipong naka-relax na kaming mga babae, tapos na kami dun sa trabaho namin, nagawa na namin yung mga chores sa bahay, yung mga bata na ilagay na sa kama, napatulog na, yung wala na kaming iniisip. Ang testosterone level kasi ng mga lalaki during morning is mas mataas. Lalo na between 6 to 9 a.m. Yung mga erection ng mga lalaki talaga ay nag-spike talaga during that time. Ang testosterone kasi yan yung hormones na responsible sa sexual desire ng mga lalaki. Na opposite naman sa mga babae dahil nga sa morning busy na. So, papasok sa trabaho, iniisip na ng babae yung mga gagawin niya sa bahay. So, medyo stressful na sa babae kapag morning. Medyo hindi relax ang mga babae during morning. Kasi nga, medyo conscious sila eh. Nako-conscious sila sa kanilang morning breath. Nako-conscious sila dun sa odor ng kanilang genital. Dahil nga, tulog sila buong umaga. Then, pagising nila, aayain sila ng partner nila. So, doon na nagkakaroon ng medyo hindi relax yung katawan ng babae. So, siguro ang pag-usapan na lang natin dito, kung gusto ninyong i-encourage yung mga partner ninyo, pag morning na pagniniig, ganito yung gagawin nyo. At kapag evening naman, ganito rin yung dapat na i-consider ninyo. So, this is based on my experience. Eh, iba-iba naman kasi tayo, guys, ng mga gusto. At iba-iba naman tayo ng mga preparation talaga. So, to encourage morning sex, dun muna tayo sa daytime. Siguro, number one, mag-focus muna kayo sa benefits. Ano ba yung benefits kapag umaga ninyo ito ginagawa? Siyempre, number one dyan, nagkakaroon kayo ng emotional attachment deeper bago kayo pumasok sa inyong trabaho. Mas ganado sa trabaho ang bawat isa, lalo na yung mga lalaki, mas inspired siya. Kasi may pabaon siya dun sa kanyang wife o sa kanyang girlfriend bago siya pumasok sa trabaho. Number two na benefits, kapag umaga, mas nagpapababa ito ng stress. Dahil nga, alam naman natin na ang pakikipagniig ay nakakapagbigay talaga ng magandang mood sa atin. So, bago niyo umpisahan yung araw ninyo, mas ganado na kayo at mas may focus na kayo dun sa mga gagawin ninyo the whole day. Number three, mas productive kayo. Dahil nga na-release ninyo ang inyong mga desire bago kayo mag-umpisa ng inyong araw. So, meaning, mas magiging productive yung buong araw ninyo. Mas magagawa ninyo ng tama yung mga bagay na nakaschedule sa inyo nung mga araw na yon. At mas magiging calm kayo the rest of the day. Ibig ko sabihin, mas mababawasan yung mga stress ninyo na haharapin nung araw na yon dahil nga maganda yung inyong moods. Another thing, pag gusto ninyo ng morning sex, better na matulog kayo ng maaga. Go to bed earlier. Kasi ang pagpupuyat magbibigay ng pagbaba ng testosterone levels. So, getting enough sleep is very essential para wag malimit yung inyong pagme-maintain ng hormones and balance na pwedeng mag-interfere sa desires ninyo pareho. So, iwasang magpuyat kung may plano kayong makipagniig ng morning. So, pagising ninyo kanabukasan, pareho kayong in the mood kasi relax na relax yung mga katawan ninyo. So, mas may encourage yung morning sex. Now, let's proceed naman sa evening. Kung gusto naman ninyong i-encourage yung inyong evening sex, ganito naman siguro yung dapat ninyong i-consider. Number one, build anticipation. Anong ibig ko sabihin dito? Throughout the day, magpalitan na kayo ng mga loving texts. Mag-start na kayo mag-build ng mga emotional connections. That way, nag-i-increase na yung testosterone level ng genders, both genders, para pagdating ng gabi, mas loving and mas
calm yung inyong gabi. Naka-ready na yung body and yung mind ninyo na may gagawin kayo pagdating ng gabi. Dahil nga maganda yung mga moods ninyo pareho, dahil nga dun sa pag-exchanging ng loving text, appreciative message, so in the mood na kayo. Very powerful yan sa mga babae na matrigger yung kanilang moods. Pagdating ng gabi, naka-ready na sila. Hindi na kayo mahihirapan na i-convince ya, kasi comes naturally na yan. Number 2, mag-workout together kayo. Like mag-exercise kayo together kapag gusto ninyong i-encourage yung evening na pagniniig. Not less than 30 minutes. Hindi rin naman kasi maganda yung masusobrahan ng pag-exercise, lalo na yung babae kasi possible na mapagod na siya. So, 30 minutes is enough para sa endurance exercise. Mag-i-increase kasi yung inyong testosterone levels. So, last one to encourage evening sex sa aming mga babae. Gabi pa lang, huwag niyong hayaan yung mga kapartner ninyong babae na gawin niya lahat ng chores mag-isa sa bahay. So, tulungan niyo na yung mga kapartner niyo para mas maaga siyang matapos dun sa mga chores na gagawin niya. Then, mag-relax kayo, manood kayo ng TV. Mas maganda kung ang pinanonood ninyo is sports. Mas maganda yung competitive sports na pareho kayong may gusto dun sa pinapanood nyo. Dahil nga, sports yung pinapanood ninyo, may research na nag-i-increase ito nung feeling ng aggressiveness and nagbo-boost ng testosterone doon sa lalaki. Kasi kung nanonood kayo nung mga nakakaantok na movie habang kayo ay nagre-relax, baka antukin na kayo at mawala na kayo ng gana sa pakikipagniig. Very important kasi boys na kapag inaya nyo kami makipagniig, nasa mood talaga kami para hindi kayo matanggihan or hindi kayo mapahiya. Kaya dapat relax talaga ang mga babae and comfortable. Hindi sila ganun kapagod para pagdating sa bed is aggressive sila. So at the end of the day, gabi man yan or umaga, alam natin na maraming benepisyo ang pakikipagtalig. Lalo na kung sa mga kapartner lang natin. And important na pareho ninyong gusto yung ginagawa ninyo. That way, pareho kayong nag-enjoy sa isa't isa. Kasi very important na give and take ang pakikipagniig para makamit ninyo yung successful lovemaking for both sides. So, yun lamang guys yung video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin. At kung nagustuhan niyo po ang video nito, pakibigyan lang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below at huwag niyo na rin pong kalimutan i-click ang subscribe button para po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, libre po iyan. And also, hit the notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye. Peace out.